Makakausap po natin ang isang misis na nanggagalaiti at naiyak pa nga sa galit, si Ma'am Bona Wagan. Ferdinand, ipapatanggal kita sa trabaho. Kayong dalawa ng kabit mo. Wala kang pinipiling lugar. Mapasasakyan, sa opisina, ginagawa mo, makaraos ka lang. Hindi mo na inisip yung tatlong anak mong babae. Paano kung gawin sa kanila yan na magiging asawa nila? Wala kang konsensya, napakawalang iya mo. Napakababoy mo. Ikaw na pinakawalang iyang nakilala ko. Ambona, nag-usap na ho kayo ni Mister tungkol dito sa video na ipinasa niyo po sa amin. Opo. Ano po naging reaksyon ni Mister? Nung time po na nahuli ko na siya, iyak na po ako na iyak noon. Sorry po siya ng sorry. Tapos iba't ibang babae yung nasa video po, hindi lang po isa. Opo. Kasi po sa Rafi, ganito po kasi talaga yun. Yung Gmail account niya po kasi, nagtataka po ko, may mga nakikita akong message doon na wala po doon sa messenger niya sa Facebook. Tapos ilang picture na rin po nung root ang nakikita ko na dinidelete niya. Ngayon, ang ano ko po talaga nun, kaya ako nag-retrieve ng mga photo po una eh. Kasi gusto ko po makita kung ano-ano pa po yung photo nung root, yung mga na mga pinicture niya. Kaso, napasama po kasi sa pag-retrieve yung video. Kaya okay. Nakita ko po yung iba pang video ng kababuyan niya. Kakausapin po natin si Mr. Ferdinand Wagan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sir, inaamin ko po yung mga pagkakamali ko. Inaamin ko po lahat yan. Lahat po, matagal na po yan. Ito pong nagkabalikan po kami, naging okay na po, nangyari na po yan. Ngayon, ang gusto ko po sa kanya mangyari, kahit isumbat niya sa akin araw-araw yan, basta mapapatawad niya lang ako. Para lang sa pamilya namin. Sarapin mo, matagal na po yung video nga po na yon. Okay na po kami, nagsasama na po kami ulit eh. Kaso ginagawa na naman niya, yun nga po, yun dun sa Ruth na yun. Sino po si Ruth? Tinataguan. Kasamahan niya po sa trabaho. Kuhan po sir, kausapin niyo po si Ma'am Bona. Kayo na lang po magpaliwanag. Matagal na yan. Kaya nga humihingi na ako na ano, wala naman nangyayari. Yan lang po yung ano. Oo, alam matagal ko, aminado, kumali ako. Matagal na, pero din, ano pa rin, ginagawa mo pa rin, nagtatago pa rin. Hindi na, wala na mi. Yan yung time na magkaaway tayo. Na, hindi na tayo, nung hindi yung tayo magkasama. Yung kay Ruth? Oo. Saka na sinasabi mo na time na magkahiwalay tayo, nagkikita tayo kahit na hindi tayo nagsasama sa bahay, nagkikita tayo ng time na yan. Ibig sabihin, ginagawa mo, kinausap ko na yung hindi. Mga babae na yan eh. Ilang beses ko na yung kinausap eh. Kaya nga eh, alam ko masama loob mo. Talagang masama loob ko sa'yo, ah. Ano gusto mo, di papatay mo na lang ako. Yun na lang, wala problema, matapos lang yan. Baka gusto niyo pong bigyan ng second chance. Ito pong si sir, nagsisisi naman po pala at saka matagal na ho pala yun, nagkaigyan na po kayo. At that time, nung mangyari daw yun, kayo po'y nag-aaway, baka wala siya sa kanyang sarili, gawa ng sama ng loob, etc. So, baka pwede mamalang-alang doon sa tatlo niyong anak. Give your marriage another chance. Mag-isip kami. Pag-isipan mo muna. Hindi ko magkilakailasin, nagkamali ako. Sir, dihadong-dihado kasi dito si Mrs. Ano, base sa mga video. Oo nga po eh. Alam ko po. Panood natin. So, ano po yung guarantee na ikaw po ay nagbago na at hindi na maulit ito, hindi niya bigyan ng sama ng loob si Mrs. Kung gusto niya, di ba ipapatanggal niya raw ako sa trabaho? Ako na mismo alis, oh. Magsama na kami doon sa bahay namin, oh. Kung saan ba? Ma'am, mag-resign na raw po siya sa kanyang work para mawala na yung duda niyo at magsasama na lang po kayo sa bahay. Hindi pa po siya okay dito kasi sama din po ng loob ng magulang ko sa kanya. Kasi paulit-ulit niya lang po kasi ginagawa yan sa Rafi. Ma'am, don't worry about your parents. Worry about your family, your kids. So,
Kung siya po talaga magsisisi at tatanggipin niyo po yung kanyang pagsisisi at pagbabago, then magbukod po kayo, wag po kayo tumira sa inyong parents. Kasi po, sorry mama, kuminsan kasi yung mga bienan, yung mga in-laws, yun din po kasi nakakadagdag sa problema. Manunumbat at magkukonsensya, susulsol, talagang hindi kayo makamove on. Di po ba? So ma'am, kung tatanggapin niyo yung kanyang pagbabago na pangako, then magbukod po kayo. Ako po ay tutulong, alang-alang po sa inyong tatlong anak. Mag-resign po siya sa kanyang work. Siyempre, pag nag-resign po sa kanyang work, wala ho kayong income. So ako po ay tutulong para makabangon po kayo para doon sa inyong tatlong anak. Pero sir, mag-resign ka sa iyong work. Kung yun po ang gusto niya, wala akong gagawin ko po. Sir, yung cellphone mo, isusurrender mo rin kay ma'am as a sign of wala good faith. Wala akong problema, bibigay ko po. Kahit hindi na ako mag-cellphone. Good. Good condition yan. Oh. At saka, wala na muna, buburay mo na mga Facebook account mo, Instagram, wala lahat. Wala kang social media account. Isa na po, alam naman po niya lahat ng ano ko eh. Okay. At kahit na pagpunta mo ng CR, inspectioning kanya, baka mamaya may nakasipit dyan na cellphone, wala ha? Wala, aray, wala po sir. Okay. Lagi po nag-update sa akin yung mag-iin ako pagka kung nasan ako, kung nasa biyahe ako. Okay. So ma'am, kapag pumayag ka sa kondisyon na yan at magbabago na talaga siya, then tutulungan kayo makabangon muli at kuha kayo ng matirhan at bibigyan ko kayo ng munting negosyo. Ito po yung gagawin ko, alang-alang po sa inyong tatlong anak. Desisyon niyo pa rin yan, ma'am. Patunayan niya na talaga magbabago na siya, Sir Rapi. Hindi yung puro salita lang. Baka mamaya ganyan na naman, tapos uulitin na naman ulit. Sir, ito. Ito, siguro ang gusto marinig ni Madam. I-denounce mo yung iyong mga babae ngayon publicly. Isa-isay mo. Hoy, ikaw, ano, Lorna, kung ano kayo, Juana, kung anong pangalan, walang hiya ka, tapos na tayo, ayoko na sa'yo, etc. Try it. Nakikinig si Mrs. I-denounce mo. Wala naman po kami talaga. Natatawa ka sa tayo. Matagal na alam mo yan. Hindi naman naging tayo. Yung si Ruth po, hindi naman po naging kami niyan talaga. At talagang magkaibigan lang po. Yung pong nakita niya na boobs na inaano po, eh yun po yung sa bayaran po yun. Ah, bayaran? Oo po, hindi naman po talaga magpapapicture sa mukha yun eh. Tiyo mo, Sarapi, ang baboy-baboy niyang hype na yan. Ako, inaamin ko sa'yo. Diba? Ano yun, sir? Sa Quezon Avenue? Sir. Saan yun? Quezon Avenue? Dito lang po sa Laguna lang po. Laguna? Oh. Okay. Opo. Magkano po? Magkano? Sa awak lang po ng dibdib yun eh. Magkano? 200 lang po. 200. Wow, ma'am! Yun, sa resort po yun. Napatawa si ma'am. 200 bawat pisngi. So, 400. Eh, ewan ko po. Nagambag lang po ako. Bakit? Sarap. Darabi, maniniwala ka na hawak lang yun. Pagbabayad ka, hawak lang. Eh, nasa resort yun, ano ka ba? Sa resort. Paano mo nakilala yun, sir? Lumapit sa'yo na para sir, sabihin? Ano po, hindi po, ano po yan, sa parang, ba, birthday yan po, parang ganon. Eh, oh. Sa mga, ano lang yan. Eh, siyempre, kumuha sila ng babae. Oh. Ganon. Wow. Eh, oh, siyempre, malay ko ba kung may nakauna doon, hindi ko manaanohin yun. Ah, so ibig sabihin, ambag-ambag. So, lahat kayo na nag-ambag, lahat kayo nakahawak. Eh, siguro po. Ay, buti hindi ka na COVID. Ah, sa bagay, wala pre-COVID base pa pala yun. Wala pa po, no? Wala pa po. Last year pa po yun. Okay. Eh, yung pinatumpatukan mo ng paa mo? Yun po yung book, Sir Rapi. Madami pong video na ganun. Paulit-ulit po nilang gesture yung ganong itsura na ano. Marami matagal pa po yung video yun, ng ganun. Wala na, binagal. Pero madami yun. Paano kung dumating ang araw, magkaroon siya ng malugang. Ganyan ang ginawa sa mga isa sa anak ko. Tama. Puro ma'am, babae ang ano niya. Di yan siya na ano, ang baboy niya. Paano niyo nakilala to si Mister? So, paano kayo nagkakilala ni Mister? Paano ba nag-umpisa yung inyong love story? Ano po yan, nag-start po kami niya nung dati sa Facebook. 2 years, nasa Saudi po siya noon. 2 years po kaming LDR. Okay. 2010 po, 2010, naging kami niyan, July. Okay. Umuwi po siya noong 2012. Okay. Kinasal na din po kami noon kasi nabuntis na po niya eh. Okay. So maganda palang love story niyo. Kailan po nag-umpisa na siya po ay nagkaroon ng problema na kayo po ay nagkakaproblema na dahan-dahan yung inyong relationship? At what point?
Para ano din po, nung same year din po yun eh. Na, okay. Ay, 2013. Yun na po yung ilang beses na kaming nagka-barangay niyang gago na yan kasi nga. Oy, okay. Ma'am. Wag na, foul na po yun. So, ma'am, wag niyo po ibaba ang telepono. Subukan namin kayo pagbatiin. Alang-alang sa mga bata, in the end, decision nyo pa rin yun. Kapag tinanggap nyo po yung kanyang offer na magbabago, ako po itutulong in my own little way. Alang-alang po sa mga bata. Baka gusto mo lagyan natin ng music. Pakita natin picture ni sir. Pwede ba? Sige. Ma'am, pakinggan nyo itong music na ito, ma'am, ha? Hey, it's nice to meet you. What's your name? Sorry if I seem a little bit strange. It's just that I've been waiting for this to come along. Hey, would you mind it if we stayed and talked about the things we hate a lot? Ganda ng music, ano? Balik alaala. Nang matamis na kahapon. Oh. Sige ma'am, pag-isipan niyo po 'yan ha. At ikaw naman sir, huwag mo ibabang telepono. Pag-usapin ko kayo, kakausapin ka ng staff, and then kung anong pong desisyon ni Mrs. susuportahan ta ka. Ma'am, 100%, okay? Salamat po ma'am, ingat po kayo palagi. And then sir, ingat po kayo. Salamat po sir. Okay po, thank you po. Okay. Ma'am, ano po bang plano niyo dito po kay Sir Ferdinand? Gusto ko talaga ma'am makasuhan siya. Ang ginawa niya sa akin. Kasi pinagmukha niya ako. Sobrang sakit po nung ginawa niya sa akin. Nung time na magkahiwalay kami, araw-araw iniisip ko na baka mamaya ako may problema sa aming dalawa. Binaba ko yung sarili ko kasi gusto ko maayos yung pamilya namin. Kaso ngayon talaga na ano ko na, hindi ko na po siya kayang patawarin dahil talagang napakasakit ng ginawa niya. Kahit nasabihin ba na napakatagal na, matagal na yun during na naghiwalay kami, hindi dahilan yun eh. Parang gaguhin niya ako ng ganun. Sobrang sakit yung ginawa ng na yan. Nag-birthday nga yan, ma'am eh. Nag-post ako ng picture namin dalawa ng birthday. Binura niya. Ayaw niya kaming makasama ng mga anak ko. Pero sa kabila nung ginawa niya na yun, nung nalaman ko na nagpa-swab test na pinuntahan ko siya, wala na akong pakialam. Kahit na magkaroon ako ng COVID o ano, kung mag-positive siya, wala na akong pakialam, ma'am. Kaya lang hindi ko na po talaga kayang makisama. Saka yung sakit na ginawa niya, pag nakikita ko po talaga yung video, hindi ko na po talaga kayang patawarin pa siya. Sir, may gusto po kayo sabihin? Eh, wala naman po akong magagawa kung yan ang decision niya. Basta ako, nakahingi ako ng tawag sa ano. Alam ko naman po yung pagkakamalito. Ma'am? Apo? Siguro sa ngayon talaga, masakit talaga yung ginawa ni sir. Kumbaba, nakakababa ng pagkababae. Pero bigyan muna siguro natin ng time, kahit siguro ilang weeks, mag-isip-isip muna po kayong dalawa, tapos saka namin kayo pag-uusapin ulit at sasamahan po namin kayo. Sige po, ma'am. Sige po. Sir, dun muna po siguro kayo umuwi sa magulang po ninyo. Bigyan nyo muna po ng time si ma'am. Pero make sure, sir, na wala kayong gagawing ibang kabalastugan. Wala po. Okay, matuto rin po kayong rumespeto ng babae, sir. Lalong-lalo na po, babae po yung mga anak po ninyo. Sige, sir, kunin nyo na lang po yung gamit niya, sir. Tapos siguro po, babalikan po namin kayo para magkausap kayo and tutulungan naman pa din po namin kayo. Pero pag wala na talaga, sir, sasamahan na rin po namin si ma'am na mag-file po ng kaso laban po sa inyo at dun sa mga babae. Kakasuhan ko talaga yan, ma'am. Kakasuhan ko. Pati rin yung babae. Sige. Kakasuhan ko sila. Ah, sige po. Sir and ma'am, maraming salamat po. Babalikan po namin kayo ng tawagin. Sasamahan po kayo ng aming reporter. Okay po? Sige po. Thank you po. Salamat sir, po. Salamat po. Ma'am, thank you. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffy, meron po itong 14.7 million subscribers. And please make sure po na kapag kayo po ay nag-subscribe, pindutin niyo po yung bell button dyan, yung options, and iselect niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng yung tungkol.